Magandang araw guys, welcome sa aking channel. So ngayon meron tayong pasyente na ano, amplifier. So ngayon lang yata tayo magre-repair ng amplifier. So meron tayo ngayong concert stereo karaoke amplifier AB502B. So guys, yung ganitong B, hindi na to yung original ha, kasi nga may B na. So ano kaya ibig sabihin ng B? Binago? Eh, hindi ko alam. So sa mga hindi familiar guys, at ano, hindi alam kung ano nito, lalo na sa mga kababaihan, ito amplifier. Ginagamit ito sa mga event, alam nyo na, sa mga kanta-kantahan. So dinala to ng customer, ang sabi niya nagpapatugtog lang siya gamit yata yung ano, parang bluetooth ganun, nakakonek sa likod. So biglang namatay. So binuksan na namin, tiningnan namin kung ano yung possible na sira. So nakakita ako ng fuse na putol. So then nag-check tayo dito sa mga transistor. Medyo magulo tayo guys ngayon ha, kasi yung stand lang ang hinawakan ko sa camera, hindi yung camera. So upon checking ko dito guys, merong shorted dito banda dalawa. It's either ito or ito. So ang gagawin talaga natin dito, babaklasin. So nakita nyo ngayon guys, ano na to, nakabaklas na, dahil nga nagkwentuhan na kami ng customer. Medyo nagtawaran kami hanggang sa sasagad, para lang dun sa aabot ng kanyang kakayanan. Kasi nga alam nyo na, pag ganitong merong mga nasira na, medyo papasok na yung labor dito. So simulan na natin guys, at ano, sana makapagbigay ako ng konting idea dito. So maraming salamat pala guys dun sa mga nagtsagang nanood dun sa last video ko, kahit sumakit yung mga puso nila napagtsaga nila. Yun naman guys ituturo ko rin talaga balang araw lahat ng mga yan. Kaso nga lang syempre medyo may pabitin-bitin pa ako konti, pero lahat yan meron, may tuturo ko lahat yan sa inyo pagdating ng araw. So sa ngayon, tiis-tiis lang muna, sabi nga nila May kasabihan nga tayo guys na ano, kapag inabot mo na yung kamay, inabot na sa'yo yung kamay, huwag nyo nang hingin yung braso, diba? So kung may kamay na inabot na, pagtyagaan nyo na yun. Pasalamat na lang tayo kahit papano meron tayong natanggap na biyaya, ganun ba? Parang ganun din yun sa idea guys. Kung merong konting idea na naibigay ang mga katulad naming mga vlogger, at meron ding hindi naibigay na idea dun sa topic na yun, huwag sasamahin loob nyo. Kasi ano yun tawag dyan, parang yung kamay, inabot niya na yung kamay, hindi pwede lahat pati braso ibigay niya lahat sa'yo, ganun lang yun. So kung may kamay na inabot na sa'yo, di magpasalamat na lang tayo. Tapos darating ang araw, baka iabot niya na rin yung braso niya. Ganun lang yung kasimple. So tuloy na natin, baka mag-iyakan na dito. So gusto muna guys ha, at tatanggalin na natin to. So sa mga sumakit ang puson, sorry ha, susunod na lang. Ituturo ko talaga yung mga yan balang araw. So baka sipin nyo magaling ako ha. Hindi ako magaling guys, newbie lang ako. So post na natin, mahaba na yung kwentuhan natin. So try na natin to. Nasabi ko na ba yung sira nito? Hindi ko pa nasabi. May short. Tama, may short. So kung may short na pumutok pala, pumutok na fuse, so hindi talaga magpa-function yan. So post na talaga, totoo na to. So yan guys, nandito tayo sa top nya. Nakalagay na rin yung camera natin sa stand. So bago ko to baklasin, ipakita ko muna sa inyo guys yung mga nakita naming sira dito, para smooth tayo. Pakita muna natin yung nakita natin na short dito, saka yung open na open up fuse dito. So by pag inaano ko to, pinagdidikit ko to, magbabaser siya. Ibig sabihin buo pa siya. So itong una nagbaser, nawala na naman yung ano. Yan. Titingnan nyo guys, magsisiro yan. So okay yon. Yung pangalawa, nagbuzzer siya pero walang zero. Ibig sabihin nun, may na-detect lang siya na supply. Babaliktad natin. Then, yun, wala. Wala guys. So, itong kabila, meron.
Wala. Oh, so open to yung kanina sinabi ko sa inyo na nakita ko na pumutok yung fuse yung isa dito and then short dito. Dito naman tayo sa transistor. Dulo sa dulo lang tayo, guys. Yun oh. Kita nyo, short. Ah, hindi ko mapakita yung ano. So pag ganito na lang. Ako, lipat natin tong tester. Short bi ano lang to para makita nyo yung nakita naming sira. So short. So short din yon. Short oh. So kung ililipat natin sa iba dito, makikita nyo, hindi short. Yan oh. 81. Samantalang doon, oh, 1. Short yun, guys. Kasi itong nakikita nyong 81, guys, yun yung resistor dito na 100. Kung makikita nyo, mayroong mga 100 dito. Yan. Kasi kapag nilagay natin yan sa ohms, kikita nyo 100 yan. Para hindi kayo nahihilo. Yan oh. Kita nyo? 99.3. So, 100 yan. So, baklasin na natin, guys. So, nakipakita ko sa inyo na talagang putok yung ano, yung fuse, saka may short, kaya pumutok yung fuse. So, pause ko muna, guys. Then, babaklasin na natin to. So, yan, guys. Binaklas na natin, no? Hiniwalay ko to sa ano sa kanyang kaha. Then nag-set up ako ng panibagong supply ito. So hindi naman ano 'yan, hindi naman required na ganun 'to rin ang gagawin niyo. Nahihiwalayin niyo dun sa kaha niya. So ginawa ko lang to kasi dito ako na mas nadadalian. So kung anong paraan niyo, valid 'yon. Kung anong gusto niyo gawin sa pagre-repair sa ganito, okay lang 'yon. As long mas madali niyo magagawa talaga. So sa akin, gumamit ako ng another power supply para i-connect dito sa ilalim. So papakita ko sa inyo ngayon, guys. So ito siya, oh. Nilagay na natin dito. Bali, nag-acting supply lang siya dun sa original na supply niya. Dito, sa may socket na to. Ito, kung makikita nyo, ito ko nga. So ito, bali siyang naging acting dun na representative niya muna pansamantala. Kasi nga, hiniwalay natin dun sa kaha. So naglagay rin tayo ng bleeder resistor para kung sakaling magbaklas tayo at katatanggal lang ng saksakan, automatic magdi-discharge siya mag-isa. So mahalaga rin to para sa tuwing nagre-repair ako, naglalagay agad ako ng ganito. Iwas disgrasya yan, guys, pag merong ganito. So baklasin muna natin yung tinuro nating ano, sira. Ito, saka yung fuse tanggalin natin, then explain ko na sa inyo kung paano natin to troubleshoot. So papos ko lang muna, guys, ha. Tatanggalin ko lang to. Hindi ko na ipapakita kung paano tanggalin to. Pati ito, kasi alam nyo na yan. Papamp lang naman yan. So papos ko muna yung pyesa na tinasabi ko kanina, yung nandito, yung dalawa. So ito na, na-separate ko na siya. Saka yung fuse, dito siya galing, oh. Tinanggal natin. So dahil tinanggal na natin yan, testerin natin para makita ng ibang pinagkaiba nito. So ito yung bagong fuse na wala pang hinang, kung makikita nyo. So check natin. Pwede tayo sa buzzer. Okay, okay to. So ilagay na natin dito. Nagbabuzzer siya. Lagay natin. Tapos itong fuse na sira, tingnan nyo yung pinagkaiba. Sa mga wala pang nalalaman dyan o zero knowledge pa, o walang buzzer. Pag pinagdikit nyo kasi, meron, o. Okay, open yan ang tawag nila. So dito naman sa transistor, meron tayong NPN saka PNP na na-short. So test rin natin yung base altimeter. So busted talaga. Once na nagganyan na, guys, shorted na yan. So ito rin shorted na kasi nag-drop na siya ng 0.1 saka reverse and forward meron na siya. Okay, naintindihan nyo sana yon. So, ang normal kasi nito, guys, sa mga newbie nating, katulad nating newbie, dapat yan, wala siyang reverse katulad nito. Oh. Walang reverse, diba? Baliktar natin, meron. Ganun natin. Wala. Oh, so, gets nyo na. So, ito yung sira. Nakita na natin na sira talaga siya compared dun sa, ipagtabihin ko nga, baka naguguluhan kayo. So, yung good, tingnan nyo, 0.5, di ba? Dito 0.1, 0.1, o di ba?
Tapos pag binaliktad ko dito sa kabila, wala. Wala, oh, 'di ba? Dito sa kabila, meron. Meron. O, oh, 'di ibig sabihin, sira na siya kasi kahit pabaliktad, kahit pa ganun, may reading na siya. So sira na 'to. So ikabit na natin 'tong mga ano. Ay, hindi pala. Gilid muna natin 'to, guys, at ano, tuturo ko sa inyo yung pag-check dito muna para may dagdag kayong knowledge dito. So dahil tinanggal na natin yung mga transistor dito, pwede rin natin itong panda rin, guys. The best way ito kesa yung nakakabit. So para lang sa akin yung, guys, ha, best way ito. Kung sa iba gusto nila nakakabit, walang problema doon. Sabi ko nga kanina, valid lahat ng pag-repair sa ganito. Depende na lang kung anong style lang natutunan mo. So dapat lang, ang mahalaga lang doon ay magawa mo ng maayos. So ito, guys, tuturo na natin. So ipapower ko muna to. Then yung ano, unahin pala natin yung ano, yung mga balas resistor nito. Dahil naka-short tayo ng transistor na dalawa, i-check natin yan. Pakinggan nyo na lang yung buzzer. So ang hirap ng ganito, ah, buzzer. Kasi itong balas resistor, guys, ano lang yan, mga ano lang yan, point something, kaya babuzzer yan. So naririnig nyo ba yung ano, nagbabuzzer? Magandang tester natin na umiilaw. Eto, andali, yung umiilaw na lang. Bilisan natin, guys, para makarami tayong may tackle. So buzzer, nakikita nyo yung green, no? O, doon na lang kayo tumingin. So buzzer, buzzer. Pag merong hindi nagbuzzer na isa dyan, open yon, palipalitan yon. So nagbabuzzer, 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 nagbabuzzer. O sige, tapos na tayo doon. So walang problema doon, ha. So saan na tayo pupunta? Sa boltahe naman tayo ngayon, guys. Ito na lang gamitin natin. Kita ba to? Yung mas maganda makikita. Mas trip ko kasi si plok talaga, eh. Plok na lang. Yung isang plok ko, guys, ano, nalobat. Wala tayong pambili ng battery. Baka merong mag-donate dyan ng battery. Joke lang. Hindi ko pa maharap, guys, makabili ng battery. So ito, guys, sa ground to. Dito tayo maglalagay ng negative. So tingnan natin dito sa ilalim kung bakit ko siya sinabing ground. Kung makikita nyo yung ground dito, pumunta siya doon, nakatornilyo dito sa aluminum, kaya ground yan. So maglalagay tayo ngayon ng ground dito. Then check natin yung voltahe sa bawat ulo ng transistor na drive na to. So makikita nyo, ayan, oh, may mga bakal siya. So isang ano lang yun, paraan na para mapatunayan natin na may kuryente o may voltahe na pumapasok sa kanya. So papower natin. Kasi ito, guys, wala tong mga LED na indicator para malaman mo kung mayroon ng pumapasok na voltahe. So kaya kailangan talaga magte-test tayo. So power natin. May magre-relay. So walang, oh, yun, may nagre-relay, guys, narinig nyo yun. Indication yun, guys, na okay yung amplifier natin kapag nagre-relay. Nagre-relay siya, guys, kahit wala yung ano. So testerin natin yung mga ulo. So meron siyang 45, nakikita nyo, negative. Yung isang ulo naman sa kabila, positive naman yun kasi complementary yan, eh. NPN saka PNP. So ito na naman sa kabila, negative 45. Sa kabila naman is positive 45. So meaning, pumapasok yung voltahe dyan, walang problema. Ngayon, natitingnan naman natin kung meron bang out na harmful do, harmful yung tagalogin ko na lang, nahirapan ako, eh. Yung nakakasira dun sa speaker. So itong balas na to, na resistor na to, ito yung nag-out na sa gitna niya, yung out papunta ng speaker. So ilalagay natin doon kung mayroong voltahe tayo makukuha. So wala, zero. Zero. 0.005 yung isa, 0.001. Meaning okay 'yon. Napakagandang indication 'yon pag ganun. Hindi ka dapat magkaroon ng voltahe dito kasi ito, imagine niyo yung ano, speaker. Yung speaker, 'di ba, pag ano, pag nilagyan nyo ng 1.5 na battery, umaangat. So ganito rin dito.
Kung sa out nung papunta ng speaker, mayroong boltahe, yung speaker aangat o kaya maglalaro, di ba? Kasi nga may boltahe siya, uuugong kung mas mataas pa doon. Nakuha niyo yung point ko, guys. Sana nakuha niyo. Pag-aralan niyo yung guys, yung battery, lagyan niyo ng yung speaker, lagyan niyo ng battery, aangat siya. Di ba? Kaya dapat dito sa kabitan to ng speaker, guys, eh. Kasi ito dumaan papunta ng relay. Ito, kung makikita niyo yung coil na to, pumunta yan, pumunta ng relay. Ito, coil, pumunta na papunta ng relay. So, yung speak, yung nire-relay niya nito, papunta na ng speaker yon. So, sana naintindihan nyo dun. So, wala tayong na-detect na problema. Kasi nga, ano, kasi, pangalan nito, walang boltahe lumalabas sa speaker. So, malaya na tayong maglalagay ng transistor dito. Kung iisipin nyo, bakit ko hindi nilagay yung transistor? Ano yon? Safe, ito na naman, nag-i-English na naman tayo. Pinaka-safe na paraan para hindi ka maputukan ng ganito. Kasi once na mayroong problema pa lang dito sa driver niya, sa preamp niya, magkakaroon ng DC dito, magkakaroon ng bulagaan dyan sa ano, baka magkasabugan pa dyan. So, mas maganda. Kasi ito guys, medyo mahal to eh, konti. Kaya kung makakaligtas to, mas maganda kaysa gagastos ng malaki yung may-ari. So ganun pa man, na troubleshoot pa rin natin kahit wala yon. So proceed na tayo. So maglalagay na tayo ng power transistor na mga yon. Babalik ko na sa kapapalitan natin yung mga yon. So guys, yung fuse na palitan na natin kanina, no? Then pag napalitan na natin to, may another test tayong gagawin. So mamaya ko na explain. Pupus ko na lang guys at medyo mahaba na. So ayan guys, final test na tayo. Nakabit na natin yung mga transistor niya. Te-test na natin kung functional na siya. So, unang test natin, yung emitter base o pwede ring base na lang sa ground, okay lang din yon. Mas safe kasi pag nandito tayo sa ground. So, ipapower ko na. Pakinggan nyo yung relay. So, nag-relay siya. Narinig nyo yung relay. So, maglalagay tayo ng tester doon sa may, pwede rin ano, base emitter. So, tingnan nyo na lang yung tester ko, nakikita naman yung dulo. Mahalaga naman yung dulo dyan eh. So, yan o, 0.3. So, tingnan natin yung isa. Ingat dito guys, pag na-short nyo to, sabugan na lahat. So, may 0.3. Pantay-pantay guys, ang ganda o. 0.3 lahat. So, dito sa kabila, puro unahan tayo guys, ha? Unahan ng transistor. So 0.3, nakita nyo na yon, okay na tayo doon, 0.3. So tapos na tayo doon sa test na yon. Na-check-in ulit natin yung balas kung may nagbago, 0.02. Kabila, 0.05, napakaganda. Napakagandang ano yon. Indication na good yung ano amplifier natin. So ang test natin ngayon ay gagamit tayo ng ano, papandarin muna natin siya gamit yung DIY natin, ano, load tester, pang dummy load. So meron din tayong pang dummy load doon pero hindi na natin gagamitin yun kasi tansya ko okay naman to, hindi naman natin pabubugahin ng todo. So maglalagay tayo ng ano dito ng load kasi ito guys, apat-apat yan. Ang ibig sabihin yan, itong apat na to para sa isang channel. Itong apat naman ito para sa kabilang channel. So, maglalagay tayo bawat channel dyan, mamaya papanda rin natin. Then, titingnan natin sa monitor natin kung okay na siya. So, check muna natin. Lalagay muna ako ng pang-check natin. Dito muna tayo sa kabila. Dito tayo nagkaroon ng may sira, di ba? So, dito muna tayo kung okay na okay na. So, meron ako nakikita dito. Bali, subukan natin. Okay, may nakikita na ako dito guys. Tingnan natin. So yun guys, may nakikita na tayo. Maganda yun sa paningin natin kasi ano. Kasi, yan o, ang ganda o. Gumamit tayo ng ano, ng function generator. Ang ganda ng wave niya. So, napakaganda o, tingnan nyo. Na smooth na smooth. Diba? So, smooth yan kasi walang load. Susubukan natin ng may load. Kung smooth pa rin siya, ay napakaganda nun. Pag ganun. Loloadan natin.
dito tayo sa unang balas niya. Ingat guys, at ano, konting mali mo dyan, magkakaroon ng Happy New Year yan. So, guys, ito ha, ground to kanina, di ba, naka-ground yun sa ilalim. Actually, mas maganda talaga kung talagang kukunin mo talaga yung ano nito, yung pati yung distortion niya, kung merong konting harmonic distortion, malalaman mo dito, basta hindi ka na lang, hindi ka pwedeng mag-ground dito, talagang direct ko na talaga doon. Kasi magkakaroon ng konting ano yung konting difference lang, pero konting-konti lang naman. So ito na, tetest natin siya ng may load. So napakaganda pa rin guys, oh. May load na siya, oh. Napakaganda pa rin. Ibig sabihin, tapos na yung trabaho natin. Bali, hindi na natin katrabuhin tong kabila kasi wala naman naging problema dyan. Dito lang talaga nagkaroon ng problema. Huwakan ko kung umiinit na. Oh, medyo konti-konti pa lang naman ang init niya. So, tingnan natin kung gagalaw. Oop. Mukhang sira yata yung dummy load natin. Hindi gumagalaw. So, double check ko lang. Ito na. Nandito na yung may-ari guys, medyo nagmamadali na tayo at nandito na, dumating na yung may-ari. Kukunin na. So, sa susunod na lang siguro. Pero okay na to guys, nakita nyo naman yung wave nya, maganda. Wala naman tayo nakuhang abnormal dun sa out. Sa susunod na lang tayo mag-demo ng ganito, medyo nakat na tayo. So, ipipix ko na to. Okay na to guys, kahit hindi na nating patunugin to kasi sa ganung test pa lang, alam nyo na, okay na yan. So, patutunugin ko na lang to pag naisara ko na. So, final na to guys, papatayin ko na muna tong mga gadget natin dito and then sasara ko na. So guys, sa final test na to, pasensya na kayo, hindi ko na i-demo ng maayos. So alam nyo naman yung pinalitan ko nung guys, yung dalawang transistor saka yung fuse. So final testing na tayo ngayon, bo-volume ko na. Okay, tumatulog na guys. So hindi natin patatagalin kasi baka makapiright tayo. Alam nyo naman yan. So, yan. Puputul-putulin natin. So, maraming salamat guys sa mga nagtsagang nanood ng video na to. At doon sa mga bago kong subscribers, maraming salamat. So, may time siguro na may de-demo ako ng maigi yung mga ganitong strobe ball. So, sa ngayon, pagtsagaan nyo muna to guys. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat. So guys, magsashoutout muna tayo ng mga kaibigan natin sa YouTube. Unahin natin si Mandy Imperial sa Panta. Shoutout sa sir, kay napakapoging kaibigan natin na si Ryan Closetech. Shoutout sir. Si Haring Costa, si Master Mujaho Technique, Mayran Vega, Bong Electronics, si Pelmore M. Sir, shoutout sir, si kaibigan ko, si Raymond Lasam, si Ate Maripe Lasam, si Daniel Watatek, nagpapa-shoutout, sana daw, ma-shoutout ko siya, ito na, ma-shoutout ko na, shoutout sir, si Dasol Pan, Jan Plan, Electronics TV Channel, shoutout sir, Vladimir Santos, Neil Balome, Jace, Julie C. Bato, si kaibigan natin sa YouTube, si One Friend, lagi nanonood yan sa akin, si Lance Christian Jamito, Deep Electronics, si Elmer Baticario, shoutout sir, si Idol Service Tech, guys, at si Deep Electronics, pasyalan yung channel niya. Sabay na rin si Michael. Si Makoy Tech PH, pakipasal na yung channel nila. Then si, si Chris Alimpugong. Tama ba yung pagkabagbigkas ko dito? Mapapalo na naman tayo. So, si Sir West Jojo Tech, si Electrolab, si Configure 23, shout out sir. Si Configure 23 guys, pasyal nyo rin yung channel niya, mga vlogger din niya, pati si Electrolex Lab, si Aldrin Electronic, si Artec, si Sir Jensen Vlog, Tech Vlog, vlogger din yan guys, si Master Noel Tech,
Vlogger din guys yan. Pakipasyalan na lang. Same Dave Electronics. Si Lordy Basic Bob. Alvin Adelano. Si Nards TV. Kasama ko yan dito sa shop. Si Harry the Scientist. Si Lukban Electronics. Kasi nabasa ko na kaya siya pumuti ng ganyan. Sino pa ang ating mga babatiin? Nabati ko na. Si Master Edtech PH. Shoutout sa Sir. Si Lukban Electronics. Kaboy TV, si Albert Eber, Romeo Cabanias Jr. Sana tayo magkabagkas ko doon. So, wala na siguro tayo nakalimutan. Si Makulipot. Ito pala, si Joy Masoy guys. Pakibasal yung channel niya kasi malapit na itong ma-monetize. So, ito pa pala. Lagi itong kumapasal sa ating channel. Si Danilo Peralta, shoutout sir. Si RM Tech, si Badong Amway, si The Alan TV. So, nabanggit ko na siguro lahat, si Sir Bong Electronics. So, hanggang dito na muna guys at ano, at mahaba na tayo. Sa next vlog ko na lang yung mga susunod na i-shoutout natin. Hanggang dito na muna guys, salamat.